Hello guys, ngayon naman ipapakita ni Mr. Wright kung paano siya magupit ng sarili niyang buhok. So ito yung binablog ko para maging matipid kayo. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano magupit ng sarili niyong buhok gamit ng razor. Meron sariling razor si Mr. Wright. So ngayon, ginagawa niya, gusto niya magupit ng buhok, siya na lang sarili niya ang magugupit. Kasi si Mr. Wright ay kuripot. Kuripot si Mr. Wright. So ngayon, ganito gagawin mo. Okay? Tatali mo lang yung tuktok kasi pinapahaba ko siya. Okay? And then, titignan mo ngayon kung meron siyang sumusobra. And then, gugupit mo ngayon yung nasa dulo para maging pantay siya. Okay? And then after nun, pakulupot mo siya dito. And then, iipitan mo siya ngayon. So, ulo lang papakita ko guys kasi hindi ko naman pwede pakita ang buong katawan ko gawa ng nakahubot-hubad ako. Diba? Baka makikita nyo si Junior. Baka sabihin nyo, wah! Magugulat. So, ito na ngayon. So, unang gagamin mo ay sa side. So, taas mo na. Baba natin yung konti. Okay, titingin sa baba. Kasi, may makikita kayong kababalaghan dyan sa baba. Okay? So, dumudulas kasi. Oh, dapat maingat kayo. Kasi, mahirap na. Madali tayo ni Lulo. So, unang-una mong gagawin ay ganito. Just wait lang ha. Kasi, ano, itatanggalin ko lang yung mga carpet sa sahig para hindi magdikit yung mga buhok. Okay? So ito. Ito yun. Yan. Kinakailangan, hawakan mo siya rito para hindi siya sumobra. Okay? Yan. Ayan, masyadong kuripot si Mr. Wright. Kaya, siya na lahat. Ginagawa niya lahat sa kanyang sarili. Hindi niya kailangan ibang tao. So, talaga, pag nasa abroad ka, always trust in yourself, not to the other person talaga. And here, ito ganit yan. See? So, ganyan katalino si Mr. Wright. Ganyan siya ka-discard sa buhay. Okay. Yan, hawakan mo siya pag ano, kasi para alam mo yung limit niya. Para yung kamay mo yung magsisimping sa sangga doon sa ano, hindi niya masagi yung hangganan mo. Like that one. Just sit. So, like that. Okay? So, parang magiging yung maninilbihan na stopper yung hintuturo mo doon sa hanggang saan kung gusto mong gupitin. Okay? So, lumalayo ako kasi para hindi niyo ako masyadong makita. Hindi nyo masyadong makita yung sa ulo lang yung pinapakita ko para makita nyo kung paano ko siya gupitin. Hindi nyo pwedeng makita ang buong katawan ko kasi hubot-hubad ako. Yan. Okay? Yan. Ganun lang yan, distractive. So, maninilbing yung nasa yung kamay mo sa taas, yun ang masisilbing stopper. Yan, ganyan yung stopin niya yung ano, para hindi siya matukab, patungkab, ganyan. So, ganyan. And then, tutupin mo lang yung tinga mo. Yan. Para makukuha mo yung lalo, okay?
Ayan. Okay. So ngayon, pag napino muna siya, kasi pino-pino na, titignan mo ngayon kung pantay siya. Okay na. So ngayon, pupunta ka dito sa likod. Taka dito sa likod. Ayan. Okay. Tatapay mo yun. Mararamdaman mo kung saan yung mahaba. Hanggang, ano naman kung hanggang saan yung i-stop mo sa dulo. Ito yung hinduturong mo yung i-stop sa dulo. Sa tok-tok. Ayan. May nagaway ng mga taong matatalino. Matatalino at saka kuripo. Diba? So, kinakailangan dalawa yung salamin mo. Meron ka pang salamin dapat niya sa pa. After mo siyang gupitin sa likod, check mo siya. Ayan. Okay? So, mararamdaman mo naman siya kung nakukuha mo ng maalos. So, yan. So, hindi mo na kailangan yung maraming tao kung talagang marunong kang dumiskarte. And then, sa pa yung... Kaya mo rin naman mag-gupit. Pwede mong gupitin yung ulo, yung buhok mo ng kalbo. Semi-kalbo, ganun. Sa pamamagitan lang ng sukat nito. Kasi may mga sukat naman yung... Ano, so, yan. Nahulog na yung mga buhok ko sa... Ano... sa sahig. So, ngayon, gagamitan ko siya ng meron akong extra salamin dito. So, hindi ko masyadong ibababa. Baka makita niyo yung baba kasi hubo ako. So, just like that. Okay? So, meron siyang naiwan dito. Yan, nakita mo yan. And then dito. Yan. So, ito, nakikita mo yan. So, hindi siya pantay. So ngayon, i-reason mo siya ngayon. Okay? Ayan. Ayan, nakikita niyo yung tattoo ni Mr. Wright sa likod. May tattoo si Mr. Wright sa likod. Huwag masyadong baba. Kasi technical tayo kay Lolo, baka na-CPR tayo. Ayan. Okay? Huwag niyo abangan na ibaba ako mga guys. Kasi hindi ko talaga ibababa yan. Ayan. Kukuha naman yung naiwan. Ayan. Para maging pantas siya. Okay? Ayan. Ayan. Okay? So, ayan. Kung nakita mo siya, pantay na siya. Pero magalala guys, wala kayo makikita yan. Hindi ko ibababa yan guys. Kita niya lang yung likod ko yun. Ayan, okay? Okay? So, ganun na. So, tapos na guys. Maliligo na ako. So, ganun lang kadali. Ganun lang kadali yung buhay ni Mr. Wright. So, okay? Just wait lang. Maliligo ako. Okay guys, tapos na po akong maligo. So ngayon, ititrim na natin siya. Titingnan na natin kung ano yung mga dapat natin gawin. So wait lang. Kasi hindi pwedeng. Hindi ko pwedeng ibaba. Pagka makita nyo si ano, ma-CPR tayo ni Lolo. Diba?
So makikita niyo mga nasa paligid ko is puro green. Kasi paborito ni Mr. Red is color green. So wait lang, ha? Magtatapis lang ako, ha? Okay. So ngayon, next is, wait lang, ha? So yan. So pwede natin ibaba ng kaunti kasi nakatupis na. Tupis na ako, guys. Yan. Matyo ni Mr. Wright, ha? Pang ano, ha? Pang romance special, ha? Oh, di ba? So ngayon, titignan mo yung gilid para gugupitin mo siya. Okay? Patayin natin. Okay? Inalagyan mo siya ng design. Okay? Ganun din dito sa kabilang side. Okay? Ay, kakain ko yung buhok. Haba ng dila ni Mr. Wright, ha? Yan. So, kung nakita mo siya, pantay na siya, di ba? So, pantay na siya. Yan, okay? So, titignan mo ulit siya sa likod. So, ngayon, kahit may baba ko na yung ano, kasi nakatupis na ako. Wala na kayong makita. Kasi maingat si Mr. Wright. Yan. So, ahitin nyo ngayon dito. Para malinis siya tingnan. Yan. So, okay? Da. And then after yan, sorry guys. Sorry mga kabudol. Marami kasing kore dito si Mr. Retig. Yan. Ahitin mo siya ngayon para magiging pantay siya. Yan. Sasabihin mo na rin ito kasi araw-araw na akong mag-ahit ngayon eh. Para lagi siyang neat tignan. Para malinis. Tama? Kita na naman ng abnormal ni Mr. Wright. Tama? Abnormal talaga. So, yun lang guys. Ganun lang kadali yung ginagawa ni Mr. Wright sa kanyang lifestyle. So, tapos na. So, maglilinis na ako ng mukha. Maglalagay na ako ng mga cream ko sa mukha. Ng, you know, alam nyo na yan kasi na-upload ko na yun dati. So, ganun lang ang lifestyle ni Mr. Wright kung magugupit siya ng sarili niya. So, ito na ngayon ang resulta ng pagugupit. Okay? So, thank you guys. Patamsak na lang at saka pakalimbang. And then, kita-kita tayo mamaya. Bye! Love you all. God bless all.